Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ako si Philip Gregor Cesar at samahan niyo ako upang magnilay sa mabuting balita ngayong araw. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay ayon kay San Mateo na kung saan ay sinasaad dito na huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Sinasabi lamang dito na huwag tayong maging mapanghusga. Marami sa atin, lalo na sa panahon ngayon, ay namumuhay sa inggit, pangungutya ng mga tao, at kawalan ng respeto. Kaya may tanong ako sa inyo mga kapatid, may mapapala ba tayo sa ating panghusga? May mapapala ba tayo sa ating pagiging makasarili at kawalang galang sa mga taong nakapaligid sa atin? Wala. Kaya mga kapatid, kung ayaw natin na tayo ay mahusgahan, piskal man, emosyonal o mental, tayo ay maging isang mabuting tao na may mabuting hangarin at may paggalang. Na ang panghusga natin nawa ay mapalitan ng pagmamahal at pagkakaisa na kinakailangan ng ating mundo sa panahon ngayon, lalo na at may pandemya tayong kinakaharap. Pandemya ang sumisira sa ating mga pangarap. Pandemya nagbibigay ng mabibigat na problema sa kahit na sino man. Pandemya naglalayo sa atin, sa Diyos. Mga kapatid, kahit na may pandemya tayong kinakaharap sa panahon ngayon, isa lang ang aking masasabi. Huwag tayong mawalan ng pag-asa o hope. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nawawalan ng pag-asa sa buhay, lalo na ang mga kabataan na talagang naapektuhan dahil sa mga kaganapan na nangyayari. Maraming kabataan na ang nalilito na sa daang kanyang dapat tahakin. Mga kabataang nawawalan ng tiwala sa sarili, nakakaranas ng sakit, physical man o mental, at higit sa lahat, nawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kaya sa mga kabataan na tulad ko, huwag natin sayangin ang pag-asa na mabuhay dahil binigay ito sa atin ng Diyos upang maging isang pastol at magpahayag ng mabuting balita. Binigyan na tayo ng pag-asa upang labanan ang anumang problema na ating kinakaharap dahil alam niya na ito ay ating malalampasan sa tulong at gabay ng Diyos. Sa makatuwid, tayo ay maging positibo sa lahat ng bagay dahil para sa akin, laging may pag-asang nakalaan sa anumang bagay. Kapatid, kung iniisip mo na sumuko sa laban ng iyong buhay, huwag mo nang ituloy. Itatak natin sa ating mga sarili na nandyan ang Diyos sa atin upang tumugon sa ating pangangailangan. At higit sa lahat, upang magbigay ng pag-asa. Muli, tayo ay laging magdasal para sa kagalingan ng ating mundo. At tayo'y laging mag-iingat. Huwag nating kakalimutan na i-like, share, and subscribe sa aming YouTube channel or i-download ang aming Facebook app or visit and register at www.facebook.ph. Muli, magandang araw sa ating lahat.